Good evening, Ma'am Nika. Bati sa akin ni Kuya Guard. Kumakain ito ng abutan ko sa pantry. Kain tayo, Ma'am. Hirit nito. Salamat po, Kuya Rod. Magkakape lang po ako. Nakangiti kong tugon. Umupo ako sa table malapit sa water dispenser. Dalawang mesa ang pagitan mula sa inuupuan ni Kuya Guard. Tahimik itong kumakain habang nagtitext gamit ang cellphone nitong may keypad. Nasa mid-40s na si Kuya Rod. Malaking tao pero mabait at masayahin. Security guard siya dito sa pinagtatrabahoan kong hotel. Receptionist ako dito at kakatapos lang ng shift ko. 3 PM to 11 PM ako. Madalas akong magkape sa pantry bago umuwi. Iwas ang talk habang nasa biyahe. Mahirap na kasi makatulog at lalamya-lamya sa panahon ngayon. Kailangan alerto lagi lalo na sa oras ng uwi ko. Natapos na ako magkape. Nagpaalam na ako kay Kuya Rod at tumungo sa aking locker. Matapos ko magpalit ng damit ay lumabas na ako ng basement. Dito kasi ang employee's entrance. Bad trip nga dahil sira yung elevator kaya naghagda na lang ako. Nakalabas na ako sa building. Ilang metro lang nalakad ay footbridge na. Tumatawid ako dito at pagkababa ko ay mag-aabang na lang ako ng bus. Tatlong sakay ako papasok at pauwi. Bus, jeep at tricycle lang sinasakyan ko, vice versa. Nakasakay na ako ng bus. Sakto wala nakaupo sa unahan kaya dito ako pumuesto. Wala nang traffic ng mga oras na yun kaya 20 minutes lang ay nakarating na ako sa bababaan ko. Bumaba ako sa gas station. Ilan-ilan na lang ang tao nag-aabang ng jeep. Karamihan ay mga estudyante at empleyadong katulad ko. Nakasakay na ako. Medyo napuno yung jeep at sa likod ako ng driver nakaupo. Bumaba ako sa kanto. Kanto kasi ang nakasanayang itawag ng mga taga dito sa amin. Ito din yung poblasyon ng lugar namin. Ilang metro din ang lalakarin papunta sa pila ng tricycle. Pagdating ko dito ay walang laman yung pinakauna sa pila. Special na ang binayad ko. Matatagal lang kasi pag nagpuno pa ng ganitong oras. Swerte na lang pag may sakay na yung masasakyan ko. Safe naman dito sa amin. Wala kang ikakatakot dahil laging may mga rumorondang barangay tanod at polis. Nakarating na ako sa amin. Pero maglalakad pa ako sa eskinita papunta sa inuupahan naming apartment. As usual, tulog na yung mga kasama ko sa bahay pagdating ko. Tatlo kami sa bahay. Pawang mga kaklasiko nung high school sa probinsya. Si Sara at Baste. Mga call center agent pero magkaiba ng kumpanya. Parehas ng oras nung pasok yung dalawa kaya madalas pagising ko ay wala na sila sa bahay. Naghilamos na ako at pumasok sa kwarto. Kasama ko sa kwarto si Sara. Si Basti naman ay mag-isa lang sa kabilang kwarto. Nagkakasundo naman kami sa mga bayarin sa bahay. Kanya-kanyang bili na lang din ang pagkain. Pero minsan naman ay nagkakasundo magluto lalo na kung pare-parehas nagtitipid. Kinabukasan, Biyernes ng hapon. Kakarating ko lang sa trabaho. May bagong housekeeper dito. Sabi ni Kuya Rod ay reliever daw nung nagkasakit na housekeeper. Pinakilala sa akin ito ni Kuya Rod. Paolo daw ang pangalan. Halos kasing laki ito ni Kuya Rod at katamtaman lang ang pangangatawan. May pagkamistiso ito pero halatang batak sa trabaho ang kamay at figura. Magalang itong bumati sa akin. Sinuklian ko naman ng ngiti. Hindi ko na tinanong ng kung ano-ano pa dahil hindi naman ako HR. Haha, natapos na ang shift ko. Sumama ang pakiramdam ko, siguro dahil na rin sa ginawa't lamig ng panahon. Dumiretso ako sa pantry. Hindi ako kumain ng break time, pero wala din naman akong gana kaya magkakape na lang ako. Wala si Kuya Rod. Umuwi na siguro. Kumuha ako ng kape sa vendo at umupo ulit malapit sa water dispenser. Bumukas ang pinto ng pantry at pumasok si Paolo. Kasama nito ang apat na housekeeper pero uminom lang ang mga ito ng tubig at umuwi na. Naiwan si Paolo. Kakatapos lang din ng shift at may dala itong baunan. Ma'am, kain po tayo. Umuwi na pala si Kuya Rod. Sabi niya mag-ingat daw po kayo, ma'am. Nakangiting sabi nito. Sige pa, salamat. Feeling close kong sagot. Tumawa ito at nagtanong kung bakit alam ko daw ang palayo niya. Sabi ko naman ay hinulaan ko lang. Sa isip ko,
Madalas naman ganoon ang palayaw kapag Paolo ang pangalan eh. Naiiling akong tumapat sa screen ng aking cellphone. Ma'am, matagal na po kayo dito? Tanong nito pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Matipid akong sumagot at sinabing 4 na taon na ako dito, sabay hawak sa aking sentido. Wala akong balak makipag-usap noon dahil masama ang pakiramdam ko. Napansin niya siguro yon kaya tumahimik na siya. Naubos na ang kape ko at kaswal akong nagpaalam kay Paolo na uuwi na ako. Ingat po, Ma'am Nika, paalam nito. Nakarating na ako sa amin. Naglalakad na ako sa eskinita patungo sa apartment. Ilang hakbang lang ay natanaw kung nagpapatay sindi yung ilaw ng poste sa hindi kalayuan. Hindi ko na lang pinansin at nagpatuloy na ako sa paglalakad. May nakasalubong akong lalaki na kasombrero at bahagyang dumaplis yung balikat ko sa braso nito. Nagsorry ako. Hindi ito sumagot kaya lumingon ako. Nakajakit ito at maong na pantalon. Malaking tao ito. Pasipol-sipol lang siya habang patuloy na naglalakad kaya tumuloy na din ako. Sabado. Kararating ko lang sa trabaho at numeretso akong pantry para magmerienda. 40 minutes pa naman bago ang shift ko. Napansin kong wala si Kuya Rod. Kaya tinanong ko yung kusinera kung absent ba siya. Sumagot si Ate Lenny. Sabi niya ay nag-leave daw si Kuya Rod. Uuwi daw ng probinsya dahil birthday ng anak bukas. Natapos na ako kumain at numeretso sa locker. Pagkalabas ko ay napansin kong bahagyang nakabukas yung pintuan ng locker ng mga lalaki. Nakaawang ito kaya natanaw ko si Paolo. May hawak itong litrato. Ilang segundo niya itong tinitingnan ng pagkalagkit-lagkit nang mag-angat ito ng tingin. Nahuli niya akong nakasilip kaya dali-dali akong dumiretso sa elevator. Pasara na ang pinto nang biglang may pumasok. Si Paolo. Ngumiti siya at nagsabing, "Ma'am, wala pala si Kuya Rod, no?" Tumango lang ako dahil nahihiya pa din ako. Pagkaraan ng ilang segundo ay lakas loob kong tinanong kung sino yung tinitingnan niya sa litrato. "Ah, wala yun, ma'am. Crush ko lang yung nasa picture. Namimiss ko kasi eh." Nakabungis-ngis nitong sagot. Lumuwag na ang paghinga ko. Nag-out na ako. Tumungo sa pantry para magkape. Naabutan ko si Paolo at hindi ito naka-uniforme. Malamang ay pauwi na rin ito kasi wala na yung ibang kasama niya. Binati ako at ngumiti. Tipid akong gumanti ng ngiti. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagtanong ito kung taga saan daw ako. Sumagot ako at ang sabi niya ay lagpas lang daw siya ng konti sa lugar namin. "Hahatid sana kita, ma'am, kaso isa lang helmet ko." Dagdag pa nito. Sabi ko okay lang kasi 4 na taon na ako nagkukommute kaya sanay na ako. "Ingat ka na lang po palagi, ma'am." Hirit niya at nagpaalam. Medyo matraffic nung gabing iyon. Halos 1 oras ang biniyahe ko. Nakarating na ako sa amin. Naglalakad na ako sa eskinita. Patay sindi pa din yung ilaw ng poste sa hindi kalayuan. Nakayuko ako noon para kunin ang aking cellphone. At pag-angat ko ng tingin ay napansin ko yung lalaking nakasombrero. Ito din yung nakasalubong ko kagabi. Kinabahan ako dahil tila nakaabang ito. Palapit na ako sa kanya at dahan-dahan kong kinuha sa wallet yung maliit kong patalim. Lagi ko itong dala for self-defense. Hindi ko makita yung mukha nito dahil bahagya itong nakayuko. Hindi rin naman nakakatulong yung liwanag ng poste kaya hindi ko talaga maaninag ang mukha nito. Nag-excuse ako dito. Bahagya naman itong gumilid para bigyan ako ng daan. Sumisipol na naman ito. Mabilis ako naglakad nang malampasan ko ito. Binilisan ko lalo ang aking paglalakad. Palingon-lingon ako pero hindi ko na matanaw yung mama dahil tuluyan ang namatay yung ilaw ng poste. Grabe yung kabog ng dibdib ko. Malamig ang simoy ng hangin pero tagaktak ang pawis ko. Ilang metro na lang ay gate na ng apartment namin pero mukhang di ako aabot. Sapagkat nasa likod ko na yung mama. Hinablot ang aking buhok at tinakpan ang aking bibig. Tumulo ang luha ko nang maramdaman kong may kutsilyo sa aking leeg. Bumulong ito. "Huwag kang sisigaw. Lalaslasin ko ang leeg mo kapag bumalag ka." Tinapon ito ang bag ko.
Kinuha ang cellphone ko at hawak kong patalim. Hindi mo ako kaya, kaya huwag ka nang manlaban. Alisin mo yung butones ng damit mo. Mahinang sabi nito. Wala na akong magagawa. Natatakot man ay sinunod ko ang sinabi nito. Dahan-dahan itong hinaplos ang aking dibdib habang umuungol. Nararamdaman kong dinidilaan niya ang aking pisngi habang nakapwesto ba din ang kaliwang kamay na may kutsilyo sa aking leeg. Ubarin mo ang pantalon mo. Anito at humigpit ang pagkakasakal sa akin. Umiiyak man ay sinunod ko ang sinabi nito. Persahan itong binaba ang aking pantalon at ang aking pangilalim na suot. Tangina ka, ang sarap mo. Bulong nito sabay pasok ng kanyang daliri sa aking ari. Napaiyak ako ng todo sa sakit pero hindi ako makasigaw. Ayoko pa mamatay. Kaya nagdasal ako na sana ay matapos na ang lahat ng ito at sana ay may dumaang nagrorondang tanod para saklulohan ako. Nilabas nito ang kanyang ari at nagparaos. Bago tayo maghiwalay, mag-iiwan ako ng marka na hindi mo makakalimutan. Bulong nito sabay saksak sa aking braso. Hindi malalim ang pagkakabaon pero ramdam ko ang sakit. Ginamit ko ang natitira ko pang lakas at tinulak ito. Tumama ito sa pader, tumumba at sumubsob sa simento. Nahiwa ang pising nito nang tumama sa hawak nitong kutsilyo. Nanghihina man ay mabilis kong kinuha ang aking bag at cellphone. Sabay takbo papasok sa gate ng apartment at nilak ito. Narinig ko pang huling sinabi nito. Magkikita pa tayo. Humihikbi kong nilahad sa mga kasama ko ang nangyari. Naipablatar ko na ito sa pulis. Pero hindi sapat ang mga sinabi ko para ma-identify ito. Nangako naman ng pulisya na hindi sila titigil hanggat hindi ito nahuhuli. Hindi ko na pinarating sa aking pamilya ang nangyari. Ayokong mag-alala sila. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Natrauma man ako sa mga nangyari ay tuloy lang ang buhay. Hinding-hindi ako magpapadala sa takot na aking nararamdaman. Pinag-leave muna ako ng aming manager nang tinawagan ko at sinabi ang mga nangyari sa akin. Sabi ko dalawang linggo lang ay okay na ako. Magmula nun ay palagi na may tanod na nagbabantay sa bukana ng iskinita. Lumipas ang dalawang linggo. Magaling na ang sugat ko kaya pumasok na ako. Dumiretso ako sa pantry at naabutan ko si Ate Lenny. Kinumusta ako? Sabi ko naman ay okay na ako. Nakipagbiruan ako sa kanya. Sabi niya ay mag-boyfriend na daw ako para may maghahatid na sa akin. Tumawa lang ako. Iniba ko ang usapan. Tinanong ko kung nasaan si Kuya Rod at si Paolo. Nasa locker daw si Kuya Rod. Si Paolo naman ay nung isang linggo pa wala. Bumalik na daw yung nerelieve niya. Tumangutang-o ako at saka pumunta na sa locker. Nang makapag-makeup at makapagpalit ng uniforme ay tumungo na ako sa elevator. Naabutan ko si Kuya Rod. Nakayuko ito habang inaayos ang butones ng uniforme. Nagsara na ang pinto ng elevator. Kuya Rod, kumusta na ang buhay-buhay? Masaya kong bati dito. Nag-angat ito ng tingin at sumagot. Oh ma'am, nakita ulit tayo. Kumusta na po? Nakangisi itong sumagot. Napansin kong may mahaba itong peklat sa kaliwang pisngi. Bumukas ang elevator. Nagpaalam ito at lumabas. Pasara na ang elevator nang marinig kong sumisipol si Kuya Rod.